themes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang magandang hapon po sa atin. Ay, hapon, umaga pa na ako. Kala ko nasa ano ko eh, nasa ibang bansa ako. Okay, magandang tanghali po sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Ito po ang inyong lingkod, Feni Codemus, para sa ating balitang halian. Kamusta na po ba ang kalagayan ng mga Pilipino ngayon? Sa taas ng bilihin? Sa taas ng ano ng ating mga kuryente? Ay naku, kuryente talaga. Mataas ang bilihin, mataas ang kuryente, mataas ang tubig, ano pa? Eh pero si Arvin hindi tumaas. Ba't ganun? Hindi ba? Tuloy-tuloy ang pagtaas ng lahat-lahat. Makakaangkop kaya tayo noon, sobra, 'di ba? Ang sweldo ba eksakto ba? Nakakalungkutan, no, 'di ba? Sige, anyways. Tingnan natin. Tol, ano natin, ano? Ayan. At syempre, mga kakampi, pwede na ba tayo mamalita? Ayan. Okay. Sa ulo ng ating mga balita, pasukan sa Hulyo, 29, kasado na. July 29. BF ni Mayor, ano to? Boyfriend ba to? Ah, BF? BF ni Mayor Go, nagpapatakbo ng Pogo, ayong kay Jinggoy. Kala ko, ano yung ibig sabihin ng BF? Baka BF Homes eh. Walang mandatory face mask, border control, ang sabi ng DOH. Walang mandatory face mask, ha? Pinoy, di magpapa-aresto sa China sa West Philippine Sea, ayon sa Philippine Navy. Wage hike sa NCR, pinaplansya na. Sakit sa puso, number one killer ng mga Pinoy. Paano ka namang hindi mamamatay sa presyo ng bilihin at ng bayad sa kuryente? Ang bayad ng kuryente ang pinakagrabe. Online services ng PNP suspendido sa data breach. Sanggol binuhat sa leeg ng utol, tigok. Sa kabuuan ng ating mga balita, inaprubahan na ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng klase sa Hulyo 29 para sa school year 2024. Sa sectoral meeting ng Pangulo sa Department of Education o DepEd na pangunguna ni Vice President Sara Duterte na kalihim ng DepEd. Inaprubahan na ang pagbubukas ng klase sa Hunyo 29. Taong kasalukuyan at nagtatapos sa Abril 15, April 15, 2025. Ito ang simula ng dahan-dahang pagbabalik sa school year ng Hunyo ng kada taon at magtatapos ng Marso sa susunod na taon. Ipinresinta ng Vice Presidente na sa Pangulo ang dalawang option para sa pagbabago ng calendar year. Ang una ay binuo ng 180 school days na may 15 in-person Saturday classes, habang ang dalawang option ay 165 school years na walang in-person Saturday classes.
na parehong magtatapos ang school year March 31, 2025. Subalit sinabi ng Pangulo na ang 165-day school calendar ay masyadong maiksi at mababawasan ang bilang ng school days at maaring makompromiso ang resulta ng kaalaman ng mga estudyante. Ayon din anya ng Pangulo na pumasok ang mga estudyante ng Sabado para makumpleto ang 180 school days calendar. Dahil maglalagay sa alanganin o malalagay sa alanganin ang well-being ng mga estudyante at mga guro na nangangailangan din ng resources. Dahil dito kaya in-adjust ng DepEd ang pagtatapos ng klase mula sa March 31, 2025. Ito'y ginawang April 15, 2025 para makumpleto ng mga estudyante ang 100 days kahit walang klase ng Sabado. Samantala, isinuwalat ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na nagpapatakbo ng illegal na Philippine offshore gaming operators o POGOS sa Banban, Tarlac ang isang alkalde sa Pangasinan at di umano'y live-in partner ng controversial na si Mayor Alice Go. Pakinggan natin! Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala ka live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo nagmamanage ng POGO operations mo sa Bumban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Mayor, meron lang ako itatanong, sana sagutin mo ang buong katotohanan. Sino nag-operate ng o nagmamanage ng POGO before you became mayor? Your Honor, ang nag-ooperate, ang nagmamanage po ay yung mga Chinese po. Yung si Xi Chun-chan po na taga Hongsheng at si Wang Jiyang po na taga Baofu po. This is quite personal. Opo. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala ka live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo, nagmamanage ng POGO operations mo sa Bumban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nila nililink po sa akin pero wala pong partner. Paano nililink sa'yo? Romantically or what not? Yes po, Your Honor. Sino? Huwag na po natin pag-usapin. No, because I have... No, this is not a laughing matter. Because I have received a very reliable information that you have a live-in partner that manages the POGO operations in your town. Your Honor, hindi po. Wala pong katotohanan po yun. Mm-hmm. Kahit nga po, ipalabas niyo po sila... Magharap po kami. Hindi po yung totoo. Mayor din. Kapwa mo mayor. Sino po, Your Honor, sino po kaya siya? Hmm? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Pag idadivulge ko, syempre, didinay mo. Hindi naman po kasi mayor totoo. Mayor sa isang bayan sa Norte. Opo. May kilala ka ba? Norte po, marami po ang kakilalang mayor po ng Norte po. So, Pangasinan? Pangasinan, meron po. Alam ko na po yung nililink nyo po sa akin. Oh, hindi ako naglilink sa'yo. Wala akong ano. Pero wala pong katotohanan. Sino ba yun nililink sa'yo? Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman ikaw, po ako ng totoo. Ikaw nagsasabi, kilala mo na kung sino nililink ko sa'yo. Sabihin mo kung sino. Basta, Your Honor, wala pong boyfriend, wala pong partner. Sino ngayon na, pinapahiwating mo na, sino yung nililink sa'yo? Your Honor, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung
nalilink po sa akin na mayor, pwede ko po ba malaman kung sino po siya? Para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga na pagkasilan. At pogi po ba siya? Ha? Pogi naman po siya. Hindi ko na makilala eh. Yung po nagkwento po as sa inyo. As Senjingoy said, hindi po laughing matter ito. Apo. Madam Sorry Chair. Po. And Senjingoy, I think Sen Rafi would like to interject. Oh, wait, will allow. Sen Rafi. Senjingoy, kasi alam ko na the reason bakit nabanggit yung mga mayor, kasi that's connection. Importante po yan. It's not laughing matter, really. Because ang ginagawa lang din si Senjingoy is establishing your connection. Lumawak yung connection mo, kaya lumawak din yung negosyo mo. Now, aside from mayor, yaman din na pinag-usapan natin yung linkage. Nalilink ka sa isang sa executive department, isang mataas na opisyal. Did you know that? Pero alam mo yon, na isang mataas na opisyal sa executive, nalilink ka doon. Your Honor, hindi ko po alam. Ngayon ko po lang po siya narinig. You sure? Apo, sure po. Okay. Thank you, Sen. Rafi. Sen. Jingoy? Okay, sino? Sabihin mo na sa akin kung sino. May alam ka, di eh. Sabihin mo na rito sa committee. Your Honor... Well, kaya ako binibring out ito. Because the reports that I received is that your partner, yung nalilink sa yung mayor ng Pangasinan, is the one managing and operating your Pogo business. Alright? Wala akong pakialam sa mga relasyon ninyo. I do not care kung may relasyon ko. So be it. Wala akong pakialam. Your Honor, wala po akong alam na may mayor po na nakalink po sa akin gawa po ng siya po ay nag-ooperate po ng Pogo business po. At wala rin po akong Pogo business po, Your Honor. Di ba may lupa ka doon sa Bamban? Meron po. Tinayo mo ng Pogo? Your Honor, hindi po siya Pogo lahat. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, yan po isang mixed-use development po. Meron pong mall, meron pong residential, at yung Pogo... May Pogo rin. Yung Pogo po, second and third and fourth floor lang po. Kaya nga, meron pa rin. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, at after po ako nag-divest po, dun po nagkaroon po ng yung ZY po na second, third, and fourth floor po. Ako din, wala akong boyfriend. Ayan. So, si Go ay inuugnay sa illegal na operasyon ng Pogo Hub na Hong Sheng na sinalakay ng mga otoridad noong Pebrero 2023 at Zizu One Technology Incorporated na naging sentro ng operasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o ang PAOCSI. Ayan, PAOC nitong March 2024. Okay? Po si Mayor Alice Go. Di ba? Okay, next natin. Hindi inirekomenda ng Department of Health ang Secretary Teodoro Herbosa ang pagsasara o paghihigpit sa mga border sa gitna ng tumataas na kaso ng COVID-19 sa Singapore. Sa isang pulong balitaan na sa Malacanang, sinabi ni Herbosa na wala rin siyang planong magbungkahi na magpatupad ang mandatory na pagsuot ng face mask ng publiko. Wala rin anyang requirement para sa mga border control, mandatory mask o at karagdagang bakuna. Subalit patuloy rin nilang binabantayan ang mga ganitong kaso. Nauna nang naiulat na dumoble ang kaso ng COVID-19 sa Singapore. Itong mga nakaraang linggo kaya tumaas ang demand sa COVID-19 test doon. Ayon pa kay Herbosa, mayroong mga pribadong ospital na hindi niya tinukoy na mayroong positibo sa COVID-19 ang kanilang mga medical workers. Minomonitor na rin anya ng mga health officials sa bansa ang sitwasyon sa Singapore kung saan mataas ang mga kaso dulot ng flirt variant. Sa tanong naman kung posibleng nasa Pilipinas na ang flirt variant, sinabi ni Herbosa na posible itong bagamat, hindi naman ito seryoso at kinaklasipika nila ito na variant under monitoring. Minomonitor na rin anya ng DOH ang influenza-like illness sa bansa. Una nang kinumpirma ng DOH na nakakapagtala na sila ng bagyang pagtaas ng COVID-19 sa bansa ngayon,
Tinitiyak na mananatili pa rin nasa low risk classification ang lahat ng rehiyon sa Pilipinas. Tiniyak naman ang Philippine Navy na hindi papayagan ang pamahalaan ng arestuhin ng China mga Pinoy sa West Philippine Sea. Matatandang nagbanta ang China na arestuhin nila ang mga trespassers sa South China Sea matapos na isinagawa ang civilian mission sa West Philippine Sea. Naglabas na rin umano ng regulasyon ng China na nagbibigay kapangyarihan sa kanilang Coast Guard na i-detain ang mga dayuhang papasok sa South China Sea. Magsimula ng pag-aresto at magdidetine ng China Coast Guard sa mga trespassers sa susunod na buwan ayon sa South China Morning Post report. Makukulong ng 2 buwan o 6 araw, parang 2 buwan nga talaga, ang dayuhan na trespassing. Samantalang biniberipika na ng PN ang ulat na may pipe installation sa Scarborough Shore. Aniya, malapit, nawala ako. Aniya, marami paraan. Tingnan mo nga. Okay. Aniya, maraming paraan upang kumpirmahin ang report, kabilang na ang paggamit ng barko, aircraft, at maging ng satellite tracking. Samantala, good news, dahil nakatakda na magsimula ngayong buwan ang serye ng public consultation para sa mga susunod na wage hike o dagdag sahod sa National Capital Region. Ito ang pahayag na sinabi ng Department of Labor and Employment ng DOLE na ang mga konsultasyon sa labor market ay itinakda ngayong araw. Ha? Ngayong Mayo. Yan. Taong kasalukuyan, May 23. Ang konsultasyon naman sa employer sectors ay isasagawa sa June 4. Ang public hearing para dito ay target na may dao sa Hunyo. Ika-20. Sa thereafter, the regional tripartite and wage and productivity board ni NCR will decide on the proper priority of adjusting the minimum wage of the region. Ayun ang sabi ng DOLE. Nabatid din na ang mabilis na pagdaraos ng konsultasyon para sa aumentong sahod ay alinsunod sa utusan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakaagad na pasisimula ng pagre-repaso sa regional minimum wage rate sa loob ng 60 araw bago ang anibersaryo ng kanilang pinakahuling wage order. So nabatid din na kasalukuyang wage order para sa private sector workers sa Metro Manila ay naging epektibo noong Hulyo 16 taon last year. Okay, so ayan. Alala muna tayo sa ating Good morning po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update. Easterlies pa rin po ang nakakaapekto sa buong bansa. Samantala, yung pong low pressure area, ito po yung mga makakapal na ulap po. Sa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, nasa layo itong 1,080 kilometers, silangan ng southeastern Mindanao. Inaasahan po nating papasok sa ating area of responsibility ngayong araw. Ang magiging track o ang pagkilos ng low pressure area ay lalapit po sa ating bansa. Una po sa bandang eastern na Visayas and then lalapit po sa may eastern section ng Luzon. Ibig sabihin, recurving po ang magiging track ng low pressure area. Posible po maging bagyo itong low pressure area. Ang unang pangalan ng bagyo ay Aghon. Sa araw na ito, dahil malayo pa rin itong low pressure area at wala pong epekto sa ating bansa, kaya
magiging maganda at maliwas pa noon pa rin ngayong araw sa Luzon, kundi po sa Visayas at sa Mindanao. Kahit po maganda at maliwas sa panahon, asahan pa rin po ang mga isolated na mga pag-ulan dahil sa thunderstorm sa bandang hapon o gabi. Pagdating po sa ating 3-day weather outlook, sa Metro Manila at yun din po sa Baguio City, sa loob pong 3 araw, magpapatuloy ang fair weather condition, maliban lang po sa mga pulupulong pag-ulan dahil sa thunderstorm sa bandang hapon o gabi. Pero sa mga kababayan po natin, sa Legazpi City, simula bukas hanggang sa Sabado po o Linggo, ay magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil po yan sa LPA. Kaya sa mga kababayan po natin sa Legazpi City na mag-ingat po tayo dahil may inaasahan po tayo ng mga malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa mga lugar po sa Visayas, sa Metro Cebu, ganun din po sa Iloilo City, sa susunod pong 3 araw, maganda at maliwalas ang panahon, maliban lang po sa mga isolated na pag-ulan. Pero sa mga kababayan po natin, sa Tacloban City, bukas at sa Sabado, magiging maulap o makulimlim ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa low pressure area. Kaya mag-ingat po tayo sa mga kababayan po natin sa Tacloban City dahil sa may mga inaasang malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. At sa mga lugar po sa Mindanao, sa loob po ng 3 araw, maganda ang panahon, maliban lang po sa mga localized thunderstorm na kusa magbibigay ito ng mga biglaang buhos na ulan. Ang araw sikat, maya pong 5:27 ng umaga. Ang araw lubog, sa ganap na 6:19 ng hapon. Yan pong ating weather update mula sa PAGASA. Ako po si Aldzar D. Aurelio. Okay, yan po ang ating DOST. Wala po. Wage hike sa NCR, ha? Pinaplansya na po yan. Okay, sakit sa puso, number one killer. Ayan. Nangunguna pa rin ang sakit sa puso bilang sanhi ng pagkamatay ng maraming mga Pinoy nitong nakaraang taon. Sa datos na nilabas ng Philippine Statistic Office, mula Enero hanggang Disyembre nitong nakaraang taon, umabot na sa 112,789 ang bilang na namatay dahil sa heart disease o katumbas ng 19% total death sa bansa. Pero bago tayo magpatuloy, kunin muna natin ang ating report sa labas. Oh, mula rito sa lungsod ng Maynila, binati ni Mayor Hani Lacuna ang Manila basketball team matapos tambakan ito ang makabagong San Juan sa MNBA Cup basketball game sa Philoy Eco Oil Center San Juan nitong Martes. Natapos ang laro ng dalawang lungsod sa Metro Manila sa score na 90-77, panalo ang Maynila. Naging best player of the game si Romel Santos ng Park and Recreation Bureau, kung saan gumawa ito ng 21 puntos, 4 na rebounds at 5 assists. Pinamunuan ni Coach Ricky Alcantara ang team at si City Electrician Engineer Randy Sadak naman ang captain ball. Nagbigay si Lacuna ng moral support sa koponan ng Maynila ng personal niyang panoorin ang sagupan ng dalawang team kasama si Vice Mayor Yul Serbo, Manila Sports Council Head Ruel B. Guzman at iba pa. Agad naman nagtungo si San Juan Mayor Francis Zamora, na dati rin professional basketball player kung saan nakaupo si Mayor Lacuna upang batiin ito sa pagkapanalo ng team ng Maynila. Sinabi ni Sadak na mayroon ng tatlong kuponan ang maglalaban-laban sa MNBA Cup at ang Maynila team na binubuo ng mga iba't ibang mga players sa iba't ibang tanggapan, departamento, kawanian ay kailangan manalo pa ng 8 sunod na laban.
Ang susunod na makakaharap ng Maynila o Manila team ay ang Office of the President na gaganap din naman sa Marikina, sa San sa Webes. Yan ang naging balita mula sa lungsod ng Maynila. Ito si number 8, yun ang Sures, nag-uulat sa balitang Halian Kakampi Online. Ayon. Okay, balikan na natin ang sakit sa puso. Sa datos ng inilabas, no, diba? 112,789 ang bilang ng namatay dahil sa heart disease. O ang katumbas nito ay 19% ng total death sa bansa. Pumapangalawa ang neoplasm o tumor na nagdudulot na o nagdulot ng 63,788 na deaths. O 10%, no, halos 10% ang share. Okay. Pangatlo naman dahilan ng mortality ng mga Pinoy ang cerebrovascular disease. Kabilang ng stroke na nagdulot ng 59,829 deaths. Noong nakarang taon, pasok din sa top 5 na nangungunang dahilan ng pagkasawi sa bansa ng mga Pinoy ang sakit na diabetes at pneumonia. Inihayag naman ng Philippine National Police o PNP na pansamantalang naka-shutdown ang ilan sa mga pangunahing online services. Kabilang na sa mga online services na suspendido ay ang Firearms and Explosive Office, Directorate for Logistic Data Management System, National Police Clearance System at ilang pang mga tanggapan ng PNP. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo, ang shutdown ay mananatili hanggat hindi nasisiguro ang seguridad ng computer data ng PNP. Sa ngayon, anya, nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon kung nagkaroon ng data breach sa FEO o at Logistic Data Management ng opisina. Gayunpaman, ang mga serbisyo ng mga apektadong tanggapan ay available pa rin naman sa mga regional office ng PNP at sa Camp Crummy habang isinasagawa ang assessment at pagpapatupad ng mga cyber security upgrade. Tinitiyak ni Pajardo na maibabalik sa loob ng isang linggo ang mga apektadong online services ng PNP. Kailangan lamang aniya na masiguro na walang mga data o virus na nakapasok sa naturang sistema. Isang bagong silang na sanggol ang natagpuang patay habang katabi ang kanyang naglalarong 3 taong gulang na ate sa Tondo, Manila, Kamakalawa. Inalam pa ng mga otoridad ang dahilan ng pagkamatay ng sanggol na 20 araw pa lamang na gulang na si Angel Ewi Manzon, residente ng 1301 Flores Bugalyon Street, Tondo, Manila. Sa ulat ng Manila Police District Homicide Section, alas 11:30 o 11:30 ng umaga nang madiskubring wala ng buhay ang sanggol sa tabi ng kanyang naglalarong kapatid. Ayon kay Victoria, kaanak ng biktima, kadarating lang niya ng bahay at nakita niyang natutulog ang mga magulang ng bata sa 2 palapag sa bahay. Bakit umano siya sa 3 palapag, nakita niya ang baby na nakadapa habang katabi ang ate na naabala sa paglalaro. Nilapitan naman ni Victoria ang sanggol, ngunit laking gulat nito nang mapunang hindi na ito kumikilos. Kaagad umanong pinuntahan ng mga magulang ng biktima at pabilis na isinugod ang sanggol sa ospital ng Tondo, ngunit idineklara na itong patay ang baby ng mga doktor. Ayon pa kay Victoria, 5 araw pa lang ang nakalipas nang makita nilang buhat ng kanyang kapatid ang biktima sa leeg at inakyat ito sa 3 palapag ng bahay. Patuloy namang inaalam ng pulisya ang sanhi ng pagkamatay ng naturang sanggol. Yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa ating Balitang Halian. Okay, tingnan natin ang ating RTBA. Panoorin po natin.
Through this economic framework, 14 partner nations have embarked on a transformative journey, aiming to foster sustainable and inclusive economic growth. The key themes we are discussing today, clean energy, digital transformation, supply chain resilience, infrastructure, emerging technologies, are at the heart of the IPEF agenda. The Philippines co-hosting of the 6th IPBF reaffirms our dedication to stronger stakeholder engagement and to deeper economic ties that are worker-centered, sustainably driven, inclusive, and targeted towards meaningful economic activity for all our countries. This forum provides a platform to showcase our investment opportunities, economic potential, and ongoing development projects, solidifying our leadership role in the Indo-Pacific region. I am proud to share that our economic achievements have been outstanding in the last 2023. The Philippines' 5.5 GDP growth surpassed major economies in Asia based on the latest available data. Notably, IPEF partner countries play a significant role in our robust economic growth, contributing substantially to our FDI and other approved investments. Through these economic strengths, we aspire to transform the Philippine economy into a regional hub for smart and sustainable manufacturing and for services. On April 11, 2024, we discussed one of the most important collaborations amongst our IPEF partner countries, the Luzon Economic Corridor. We have earmarked key projects to spur growth in the Luzon Economic Corridor, creating strategic connections between Subic, Clark, and the Calabarzon region, a prime location for export manufacturing firms. Recent amendments to our Renewable Energy Act allow 100% foreign ownership of RE resources, making us an attractive destination for clean energy investments. As mentioned, we are focused on developing priority industries like electronics, semiconductors, critical minerals, and we want to attract investments that generate employment and strengthen our position in the global value chain. The Philippines is also embracing digital transformation with a government-led strategy to enhance digital infrastructure, connectivity, and business facilitation. With micro, small, and medium enterprises at the heart of the Philippine economy, and for that matter, at the heart of the economies in the Indo-Pacific, we equip them with necessary tools to become a sustainable business. We believe that Indo-Pacific investors have the potential to contribute significantly to the expansion of such businesses. Achieving this requires a whole-of-nation approach, particularly private investments. Therefore, we invite foreign investors to participate in this endeavor through public-private partnerships, engineering procurement, and a construction contract, and for feasibility studies as well. Let us now talk about transportation. While we have not yet reached the point of seamless, smart transportation, we are not standing still either. We have a wide range of programs and projects underway, all aimed at making our transport systems more efficient and our cities smarter. In terms of legislation, we are committed to creating a conducive business environment. Our game-changing reforms such as the Corporate Recovery and Tax Incentive for Enterprises, or CREATE Act, and initiatives like the Ease of Doing Business Act and the Green Lanes for Strategic Investments Executive Order underscore this determination to attract and to support foreign investment. And last but not least, we are also at the forefront of actively promoting the Philippines as a prime investment destination through strategic partnerships such as free trade agreements and the generalized system of preference, ensuring that investors in the Philippines benefit from such preferential market access. It is important as well, not just to be physically in the right location, but also to have access to other markets by way of FTAs
and other tools. The Philippines is one of the best countries when it comes to all of these. I want to emphasize the Philippine economy is not only growing, but I should say it is also thriving. In fact, we are one of the fastest growing economies in the world. We are committed to fostering and continuing this momentum. As we forge international collaboration and trade agreements, we create stronger economic ties with nations across the globe. Therefore, I am confident to be able to say that the Philippines stands at a pivotal moment in its economic journey. Sincerity Restaurant. Ito'y matatagpuan sa 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din sila sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo magawi sa ground floor ng Lucky China Town Mall, Binondo, Manila. Meron din sila sa Unit 2, 285 Piggy Barra Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Meron din sila sa Robinson's Magnolia. Para sa maluwag, malaki, punta tayo sa SM Mega Mall. For your catering and deliveries, please call 8241-9990 and 8241-9972. Is it yummy? Yes. Sincerity. Yes. Sincerity. Come, I come. Pam-family pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa, at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Okay, yan. Meron ba tayong mga trabaho? Trabaho patrol muna tayo. Balik-balik na tayo. Trabaho patrol muna tayo, mga kakampi. Ayan, para sa kalaman ng lahat, every Monday, yung mga taga-Kabuyao, ay mula basta okay, sige. Bakit siya ayaw magsara? Okay, kada alisin na muna. Every Monday, 9 a.m. to 12 noon sa Session Hall, 3rd floor, Kabuyao City Hall, meron kayong pre-check-up, pre-cataract screening, free referral and assistance for laser cataract operation and other eye disease. Sa Kabuyao po ito ha, dun mismo sa City Hall ng Kabuyao, 3rd floor. Yan po yung hatid sa inyo ng ating kagalang-galang na abogado pa, Vice Mayor Leif Opeña.
pamilya. Yan. At sabi nga natin na yung mga walk-in na, eto, we'll be adding interview slots for our upcoming interview on May 28, 29, 30. This year po yan for applicant with the following degrees. Vocational graduate, 2 years and above, related to electrical and electronics information technology. Pwede rin mga college level graduate, 2 years and above, engineering degree or courses related to industrial electrical ECE, computer electromechanical, electronics technology, computer science and information technology. Ayan po. If your course or degree align with the qualification above and you are interested in this interview opportunity, we encourage you to report immediately. Yan na, ASAP. Walk in, pwede na rin po to any of our offices location listed below. Please come at your earliest convenience for the interview, for the initial interview and screening process. So, ang iQuest in Manila, main office po ito ay nasa third floor, Bareb Mansion, 1679 A. Mabini Street, Malate, Manila. 8 to 5, ayan. iQuest Dagupan, Bronx, ito ay nasa second floor, Galaxy Prime Building, 543 228, Dagupan, Binmalay Road, Dagupan, Pangasinan. Next natin. Ayan. Deadline na walk-in applicants may submit their application until Saturday, May 25. Ngayon pong taon na to ha, May 25. Please ensure your photocopies of the following essential documents to be accommodated accordingly. Kailangan po niyo ng updated resume, valid passport, UMID or UMID certificate, national ID. If UMID is not available, meron kayong national ID, okay. Voter's certificate issued 2022 until 2024. Diploma and term of reference, COVID-19 vaccine. Bureau of Quarantine at least 2 doses. Please note that employers have the final authority in making hiring decision for applicants proceeding to the final interview. Tandaan po natin, wala po kayong gagastusin, ha? No fees in any form and or purpose will be collected from the applicants. Beware of illegal recruiters and human traffickers. 50-factor workers naman to, iba naman to, urgent hiring, no placement fill-in. Sa Taiwan po ito, ang company is Wistron Corporation. You can apply for interview date May 28, 2024. You can scan QR code. Ayan po, picturean po ninyo dyan at malalabas po yan. Yung scan nyo lang po. Antayin mo lang mabuti para ma-scan nilang maigi. Okay, next natin. Interested applicant, apply as soon as possible. Ayan. Pinakita na natin yung mga address kanina. Ito naman, Darussalam. Herudong International School, Brunei, Darussalam. Herudong International School is an outstanding British international boarding school with 1,680 students. Age 2 to 18 years old from 55 countries, established in 1997, and it is recognized as one of the best international schools in Asia. It is the premier school in Brunei Darussalam, Southeast Asia. Jerudong is international school, offers British curriculum. They need school nurse, yan, including food and transport allowance. Qualification, bachelor degree and above in the related field, at least 5 years working experience, other professional qualification. Benefits, annual leave of 14 days, accommodation provided, medical insurance coverage. Yan po ang mga benefits na pwede nyo makuha dito.
Send your updated CB to applyshipyard@lbsrecruitment.com.ph. Ang LBS Recruitment po ay matatagpuan sa number 610 Gochanco Building, TM Calao Street, Corner MY, Orosa Street, Ermita, Manila. Perido, yan Perido. For manpower pooling po muna to ha, Slovenia. Wala rin pong bayad. Okay, they need five chef. Lalaki po ito, may diploma ng HRM or culinary with valid NC2 cookery certificate. Must have at least 1 year experience in cooking for big kitchen, hotel catering for events, experience hot and cold meals. Commissary cook experience is an advantage. Good in English communication skills. 165 centimeter with driver's license. Okay. At sabi nga, no walk-in applicants accepted. We will only call you, sabi ng ang Perido. The qualified application for interview for other position, drop box is provided for your application. Otherwise, you can send your resume to peridopor.slovenia@gmail.com with email subject. Ayan, position po, ilagay ninyo. Ang, ayan po yung mga telephone number nandyan. Ito yung matatagpuan sa Unit A and B, 1845 DN Street Corner, Boyle Street, Palanan, Makati City. Saudi Arabia, ang staff house ay nangangalangan ng sushi chef and cook. At least 3 years experience in the same field. And of course, CF Sharp's Crew Management Incorporation, kailangan nila ng master. Masab bulk experience, ha? Apply now. You can send, please send your CV to recruithire@cfsharp.com. Yan po ang kabuuan ng ating balitang halian. Ito po ang inyong lingkod, Fenico Demus, nagpapaalam po sa inyo.